Inilunsad na ang manhunt para kay Dinagat Congressman Ruben Ecleo Jr. Yan ay matapos siyang hatulan ng guilty sa kasong pagpatay sa sarili niyang misis. Ang pamilya naman ni Ecleo dismayado sa hatol na habang buhay na pagkakabilanggo sa kanya. May report si Sandra Aguinaldo. Makalipas ang 10 taon na hatulang guilty sa kasong parricide si Congressman Ruben Ecleo ng Lone District ng Dinagat, Surigao del Norte. Ang PNP nagsasagawa na ng nationwide manhunt laban kay Ecleo. Pero aminado ang pulisya, mahirap kumuha ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan nito. Any effort on the part of the PNP is always anchored doon sa magandang relasyon sa komunidad. Bukod sa pagiging kongresista at miyembro ng isang political family, si Ecleo din ang Supreme President Master ng Philippine Benevolent Missionary Association, isang organisasyong itinatag ng kanyang ama. 2002, natagpuan ang isinakong bangkay ng asawa ni Ecleo na si Alona Bacolod Ecleo, isang medical student sa Cebu. Naging marahas ang pag-aresto kay Ecleo sa loob ng kanilang compound sa Dinagat Island. 23 ang namatay nang manlaban ang kanyang grupo. Matapos mahuli si Ecleo, pinaulan na naman ng bala ang pamilya ng kanyang misis. Namatay ang magulang nito at 2 kapatid. Si Ecleo naman nakalabas ng kulungan noong 2004 matapos payagang magpiyansa. Habang buhay na pagkabilanggo ang hatol ng hukuman kay Ecleo. Hindi raw ordinaryong tao si Ecleo kaya tiyak daw na hindi magiging madali ang pagdakip sa kanya. Ang paghuhuli sa mga ganitong suspects ay may pagkakaiba rin kaysa doon sa mga nanghuhuli ka lang ng mga ibang salarin na ang kaso ay ordinaryo. Nagpayag ng pagkadismaya si Provincial Administrator Benglen Ecleo sa naging hatol sa kanyang kapatid. Hindi raw niya alam kung nasan ngayon ang kanyang kapatid, pero magsasampa raw sila ng motion for reconsideration sa naging desisyon ng korte. We have 10 days to file our motion to reconsideration to make an appeal to the Court of Appeals. And on top of that, there is a highest tribunal of the land, the Supreme Court, who could hear our quest for truth and justice. Nauna rito, nahatulan na rin sa kasong malversation si Ecleo pero nakabinbin pa ang kaso sa korte matapos siyang maghain ng apela. Ayon sa liderato ng Kamara, sa ngayon, hindi pa maalis sa listahan ng mga kongresista si Ecleo dahil hindi pa final and executory ang desisyon na hukuman. Hindi rin naman daw ito pwedeng patalsikin ng 2/3 ng kasalukuyang miyembro ng House of Representatives dahil ang krimen ay naganap noong hindi pa siya kongresista. Sandra Aguinaldo, GMA News.